Hello mga ka-sure 8, good morning. Ngayon is ituturo ko sa inyo yung kakaibang paraan naman sa pagkanto. Yan, ang gagawin natin ngayon is yung pagkanto ng box gutter na walang ribet. Pero hindi natin siya sisilipin, hindi din natin siya lilisirin. Wala tayong pattern. Sukat lang mga ka-sure 8. Okay, let's rock and roll! Let's go. Simulan na natin. Unang-unang proseso mga ka-share it is pasumo. Yan. Kailangan natin kunin yung sintro. Kasi yung proseso na to, kasi siya na sa wire mga ka-share it kasi gumamit tayo ng mic kasi para hindi marinig yung mga ingay ng kapaligiran. Yan. Kukunin muna natin yung sintro. Sisintroan lang natin siya kasi sukat ang gagamitin natin ngayon dito. Hindi tayo gagamit ng silip. Tulad na sinabi ko kanina. Okay. Tingnan nyo ito mga kasiret. Baka madali na itong masundan. Okay. Eskwalahan muna natin. Bale, itong sintro na ito mga kasiret is naka-eskwala siya. Yan. Ngayon, okay na itong pasumo. Okay na itong guhit natin mga kasiret. Yan. Madali lang ito kunin mga kasiret. Susukatin lang natin itong pit niya. Usually ito kasi is 4 inches. Yan. Ngayon, para sigurado yung eskwala natin, walang daya, lagyan din natin siya ng 4 inches dito, I mean. Yan. Tapos dito mga ka-share 8, kuha tayo dito ng, dahil 4 doon, kuha tayo dito ng 8 inches. 8 inches or 20 centimeter. Yan. Ganon din dito mga ka-share 8 sa kabila. Yan. Yan, nalagyan natin siya mga kasiret. Ito na yung galing dito sa center hanggang dito is 8 inches yan at the same time sa kabila. Yan. Dito naman sa pit niya, kasi pabaliktad yung gutter natin mga kasiret, is 4 inches siya, both side. Okay. Ngayon, ganito na yung proseso mga kasiret. Tulad ng palagi ko sa inyong tinuturo, mayroon tayo ditong triangulo. Yan. Ito kasi yung gagamitin natin. Mas accurate siya. Yan. Malaki ba ito? Yan. 45 degree. Then, 90 degree. 45 degree. Yan. Tapos, dito sa baba, which is yung 8 inches mga kasi rate, 45 degree. Yan. Of course, pag may 45 degrees, may 90 degree. 45 degree. Yan. Yan. Ngayon, nalagyan natin siya ng outline dito mga kasiret. Itong dulo nito at saka dulo niyan, itong dudugtungin na lang natin dyan. Hindi katulad nung dating tinuturo ko sa inyo. Ibang technique to or pamamaraan. Yan. Ipagdudugtungin na lang natin. Yan. Yan. Parang sinilip din yan mga kasiret kung sisilipin nyo dito yan itong side na yan, diretso rin yan. Yan tapos of course idudugtong din natin dito yan. Pwede kayong gumamit ng eskwala, pwede rin yung straight edge yan. Kalo ito, ito yung ginamit natin pero din, pwede din siya sa eskwala yan. Parehas din yan mga kasiret oh. Yan. Yan. Ngayon, kung ano yung ginawa natin dito sa kabila is i-re-replic lang natin doon sa kabila ngayon. Okay. Siyempre, iskulahan din natin yan. Yan. Iskulahan natin yan mga kasiret. And then, gagamitin natin ito uli. Ito. Yan. Siyempre, 90 degrees. 45. Nakikita ba yung guhit? Mm-mm. Palakihan mo. Isim. Nakasin. 90 degrees, 45 degree. Ganon din ang gagawin natin dito sa kabila. Sa baba, 45 degree, 90 degrees, 45 degree. Yan. Tapos, kukonekta na lang natin yung dalawang dulo.
Yan, mga siret. Di ba hindi na tayo nagsilip, hindi tayo nagliser na i-layout na natin. Ito palang outline ito mga kasir, it is bali gutter to. Bali gutter siya ng box gutter. Okay. Ngayon, dahil ang gagawin natin is box gutter na walang rivet, kailangan natin siyang lagyan ng dalawang pagtutupian. Eh, wala lang natin to. Okay. Yan. Maglalagay lang tayo dito mga shiret ng yan. Maglalagay lang tayo ulit dito ng guhit. Yan. Dapat parehas yung nipis. Okay, pwede natin siyang sukatin. Yan. Kahit ang ilagay natin mga kasir is maliit lang, mga half inch. Yan, pwede na yan. Lagyan na lang natin ng marker tapos kung natin mamaya. Half inch. Lahat na yan mga kasir, half inch na siya. Yan, lagyan natin ng marker. Yan. So, sa mga susunod na mga ituturo ko sa inyo mga kasir, it is tuturoan ko kayo ng lahat na proseso, yung may pattern, yung paggagamit ng laser, para kung ano yung hiyang nyo is magawa nyo pa rin. Yan, pasensya na po sa mga latiro kung tinuturoan ko yung mga newbie kung paano magkanto ng gutter. Ito lang po kasi naisip ko na paraan para matuto sila at the same time mapakinabangan nila, dahil may kasabihan na if you give a man a fish, he live for a day. But if you teach a man how to catch a fish, he live until the rest of their life. Ibig sabihin po, wag tayong tumulong na yung pang isang araw lang nakakainin nila. Kasi kinabukasan hihingi na naman yung mga yan. Yan. Tumulong tayo yung pang matagalan. Kasi pag natuto yung ating mga kababayan sa ganitong larangan ng trabaho, hindi nyo po itong pagkakitaan. Yan. Even in abroad. Kahit dito sa Pilipinas. Yan. Yan. Kasi karamihan po is papagawa ng bahay. Or kahit yung paggawa kayo ng bahay na sakto lang yung budget nyo mga kasir, eh yan, pwede kayong kayo na lang mismo yung gumawa ng gutter nyo. Yan, matututo na kayo, makakatipid pa kayo. Yan, pasensya na po sa mga latiro na kung hanap buhay is ganitong larangan. Hindi naman po lahat sila is matututo, yun mga gusto lang matuto kaya tinuturuan ko sila. Yan. Okay, yan, kabilaan mga kasir, at lalagyan natin ng pagtutupin, kasi ang prosesong ituturo ko sa inyo ito yung pagkanto ng walang rivet. Yan, bali-bali gutter to mga kasiret. Yan. Tignan natin yan, patulad ng ginawa natin kanina. Yan. Kaya parehas yung sukat nito mga kasiret, para pag tinupi natin siya is parehas na parehas siya. Okay. Oh, ngayon tapos na yung outline natin. Punta naman tayo sa paggugupit. Okay? Ayun. So yung outline natin mga kasiret, dalawa siya. Bali ito yung pinakakanto niya, ito yung tupi. Ganito din doon sa kabila. Ayun. Pinasom mo 'yan. Okay, punta na tayo sa paggugupit. Isang gunting lang kailangan natin dito mga kasiret. Ayun. Ganyan lang natin. Okay, dito tayo magsisimula. Hahatiin nyo lang siya mga kasir. Yan, hatiin nyo lang para madali nyo siyang gugupitin mamaya. Thank you.
Makikita nyo mga sirita hanggang dito lang siya. Para pag gugupitin na natin siya mga kasirit. Pag gugupitin na natin, pwede tayo dito magsimula. Yung may mga alam na ibang proseso, comment down na lang po kayo mga kasirit. Medyo mga tira-tira lang ito mga kasirit na year dito sa bahay. Wala tayo sa site. Pero may turo lang ako. Simulan natin ito para diretso. Tapos dito naman tayo sa kabila. Okay. Natatabasin natin dito mga sirit yung bandang loob. Ano kita balang? Tabasin muna natin yan ng medyo malalaman. Nakakat na natin mga kasirit. Ito pala sa mga tatanong, baligater ito mga kasirit, ginagawa natin. Okay. Sa mga susunod ko sigurong video, ito gawa natin ng gater katulad nito. Gater ito mga kasirit. Yan. Bali pa ganyan yung tupi niya, pero ibang proseso to. Ito yung may rivet. Ngayon kasi isuturo sa inyo yung baligater na hindi gumamit ng rivet. Ngayon tapos na tayong mag kanto. Sunod na proseso nito mga kasirit. Gugubuntingin natin itong mga nagtupian niya. Yan. Guntingin lang natin yan. Sunod lang natin kung saan siya binend. Kabilaan itong mga kasirit siyempre. Yan. Ang gagawin natin dyan, itong mga bawasan natin ng konti mga kasirit. Konti lang. Okay. Ganito din yung gagawin natin dun sa isa kabilang mga kasirit. Dahil baligatet itong mga kasirit, isa pabaliktad yung tupi nito. Yan. Itong mga kasirit ang buntingin papala lang, pa-eskwala na lang yan. Lahat na tiyan na parte mga kasirit is pa-eskwala yung bunting yan. Ito, labas. Yan. Kasirit palabas din.
kalihati natin itong mga siret. Panoorin nyo na lang mamaya. Kasi interlocking yung gagawin natin dito ngayon. Medyo time consuming na lang itong ganitong proseso, pero marami pa rin sa mga kababayan natin yung nagdi-demand ng ganitong trabaho, lalo na yung mga masilan na kliyente. So, gusto nila ng malinis na trabaho, yung walang nakikitang rivet. Okay. Tapos na tayo dun sa kabila. Dito naman tayo sa kabila. Same process mga kasiro. Gunting-guntingan lang natin yung mga nagtupya. Kasi yung dalawang side nito mga kasirit, ito yung pagsasamahin natin. Mas maganda kasi mga kasirit mag-tutorial dito sa bahay kaysa sa site, kasi masyadong maingay dun. Sabay-sabay yung mga worker nagtatrabaho. Kailangan naman na papatigilin natin mga kasirit sa pagtrabaho sila eh. Tumatakbo yung oras. Matatalo tayo dun. Kaya pag may mga spring time ako, dito ako sa bahay nakakapag-concentrate na mag-tutorial. Kasi masyadong ingay dun. Hindi tayo magkakaintindihan. Kaya mas maganda dito sa bahay mga kasirit. Mag-tutorial. Kasi nasamantala pa yung mga ganitong pagkakataon. May mga free time tayo. Baka may taga-video tayo dito kasi dito yung anak natin. Ang anak ko. Kahit pa paano isa may makukuha tayong magka-camera. Talagang makukuha yung mga mahalagang pa detalye ng trabaho. Tapos ito mga kasiret. Ito is paloob siya. Yung pinaka-fit niya. Pareha siya. Kabilaan paloob. Yan lang natin. Na tayo mga kasiret mag topi. Ayan. Kailangan natin na skatayin natin dito sa likod para kulahan natin dito yung sentro niyan niya, kasi tatabasin natin itong gilid na to para i-fold natin. Ito mga kasirit, ito yung itsura ng walang gutter. Yan. Kasi dyan po, baliktad pala yung topic ko kanina. Yan. Lahat palabas yung nilagay ko dapat paloob. Nalito tuloy ko. Yan. Ipitan lang natin ng vice grip yun mga kasirit para habang tinutupi natin siya, makafix na siya. Yan lang natin. Matrabaho lang ito mga kasirit. Of course, may hirapan yung mga kasirit. Paguhan. Pakita ko lang sa inyo kung paano siya pagsasamahin. Kailangan natin dito mga kasirit is long nose. Yan. Pagsasamahan lang natin yung dalawang. Yan. Tapos gawin natin mga kasirit. Pupold lang natin yan. Pag-pold na natin. Pagpiti lang. Guys. Yan. Dahil pag na ano natin. Yan. Pag na-pull na natin is ibabalaktot lang. Yan. Lahat na proseso mga kasirit ganun. Dito sa bandang taas ganun din siya. Sasamahin lang natin yung dalawa. Yan. Hatiin natin.
pati yung kabila. Doon yung fourth yung kabila is dito. Yung tinatawag yung makasirit na overlapping. Naman sa gitna, ganun na proseso. Samahin lang natin yung gitna. Yan. Hatiin din natin siya. Ipapold din natin siya. Lock muna natin ito para ito siya. Balaw. Para mapit. Check natin dun sa tapos dito ako. Ganda lang ito kulabas. Makapal. 18 days. Ah, ay, thank you. Ay, maximum matas ko na. Manula 40 minutes. Wala pa. Bigyan mo to ah. Dahil lalik. Yung mga kasiritis ko ito. Mag tapos to. Yan lang yung tubig niyan mga kasirit sa loob. Ulitin na lang natin yan ng martilyo. Tapos patay naman na. Kasirit yung labas niya. Yan. Wala siyang ribbit makikita nyo. Compare dito mga kasirit makikita nyo mga ribbit yan. Yan yung walang ribbit. Bali gutter yan. Tapos ito naman yung sa loob niya. Yan. Naman yung pagtupi dyan. Yan. Yan. Sana mga kasirit is dito mo sa akin. Sana mga kasirit is may na
natutunan kayo sa araw na ito. Maraming salamat sa walang sawang pagsubaybay sa channel natin. Hanggang dyan na lang mga kasirip. Bye. God bless you all.